Kidlat News Updates. Upo si Cesar Sorian, kasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Muling nagpamudmud si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga nakumpiskang smuggled na bigas sa mahigit 1,000 residente ng General Trias, Cavite. Umabot sa 1,200 na sako ng bigas ang ipinamahagi sa mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece beneficiaries na bahagi ng 42,000 sacks na nakumpiska ng Bureau of Customs sa Zamboanga kamakailan. Kasabay nito, tiniyak ni Marcos na hindi titigil ang kanyang administrasyon para mapabuti ang supply at produksyon ng bigas sa bansa. Ang General Trias ang ikalawa sa mga nabahagian ng nakumpiskang bigas ng BOC. Noong Martes, September 19, ay namudmod din ang Pangulo ng bigas sa mahigit 1,000 residente sa Zamboanga, Sibugay. Kumpiyansang otoridad na susuko sa pamahalaan ang aabot sa 100 miyembro ng ISIS-inspired terrorist group sa Central Mindanao sa susunod na mga buwan. Ito ang sinabi ni 6th Infantry Division Commander Major General Alex Riliera matapos makatanggap ng report ng kahandaang sumuko ng ilang miyembro ng Dawla Islamiyah at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters mula sa Cotabato, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Ganito rin ang pahayag ni Barm Police Regional Director Brigadier General Alan Noblesa kasabay ng pagtitiyak na pagsuko ng nasa 20 miyembro ng DI at BIFF sa darating na Oktubre hanggang Disyembre ngayong taon. Sa datos ng AFP at PNP sa Central Mindanao, umabot na sa 417 na miyembro ng DI at BIFF ang nagbalik loob sa gobyerno mula pa noong 2021. Pumanaw na ngayong araw si dating Metropolitan Manila Development Authority Chairman at Marikina City Mayor Bayani Fernando sa edad na 77. Kinumpirma ito ng kanyang may bahay na si Marides Fernando matapos isugod sa ospital dahil sa aksidenteng pagkahulog mula sa bubong ng kanyang bahay. Nagpahayag naman ang pakikiramay ang MMDA sa pagkamatay ng dati nitong chairman at inalala pa nito bilang isang workaholic at disciplinarian leader. Si Fernando ay nagsilbi bilang MMDA chairman mula Hunyo noong 2002 hanggang Nobyembre ng 2009. Nanilbihan din ito bilang kongresista ng Marikina City mula 2016 hanggang 2022. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.